Welcome back mga kaibigan. Sa video na ito ay pag-uusapan naman natin ng ilan sa mga hayop na di umano'y sobrang napakadelikado para sa ating mga tao. Pero bago tayo magsimula, make sure na nakasubscribe ka sa ating munting channel at sabayan mo na rin ang pagpitik ng bell icon para lagi kang updated sa ating future upload. Simulan na natin. Number 10, pufferfish. Bagamat cute tignan ng mga pufferfish, alam mo bang napakadelikado ng isdang ito? Karamihan sa mga pufferfish ay matatagpuan mo sa karagatan malalapit sa Japan, China, Mexico at dito sa atin sa Pilipinas. Hindi lang makamandag ang isdang ito sapagkat nagtataglay din ito ng lason sa kanyang balat, muscle tissue at liver. May lason itong tinatawag na tetrodotoxin na kapag nakain ng isang tao, siya ay makakaramdam ng tila pagkasunog ng bibig, pagkahilo, pananakit ng ulo at hirap sa pagsasalita o paglalak ng bibig. At kapag marami naman ang nakonsumong laso ng isang tao, siya ay makakaranas ng konvulsyon, pagkaparalisa at posibleng pagkamatay. Kaya naman sa mga taong nais kainin ng naturang isda ay kinakailangan munang maghanap ng isang eksperto sa paghahain ng ganitong klaseng isda upang maiwasan ang pagkalason, sapagkat ang mga eksperto sa pagluluto ng mga pufferfish ay kaya nilang tanggalin ang lason dito upang maihain ito ng ligtas. Number 9, Poison Dart Frog. Ang mga cute naman na palakang ito ay makikita mo kalimitan sa South at Central America, o di naman kaya ay sa Hawaii. Lubhang napakamapanganib din ang palakang ito sa tao, sapagkat sila ay nagtataglay ng laso na tinatawag na batrachotoxin. Ang laso na dala ng katawan nito ay maaaring magdudulot ng pagbara ng ating mga nerve signal na diretso sa ating muscle, na magiging sanhi naman ng ating pagkaparalisa at kamatayan. Nabansagan silang mga dart frog sapagkat ang kanilang katawan ay tinutusok noon ng mga katutubo gamit ang kanilang mga dart upang kumuha doon ng lason, at siya namang ginagamit nila para sa kanilang pangangaso ng mga hayop na kakainin. Number 8, Inland Taipan. Maraming mga ahas ang makamandag, subalit ang Inland Taipan ng Australia ay isa sa pinakamakamandag na ahas na nabubuhay sa mundo. Ang kanilang kamandag ay nagtataglay ng laso na tinatawag na neurotoxin na sapat na para kumitil ng buhay ng isang tao sa loob lamang ng 45 minutes. Nakakatuwa ding isipin na bagamat napaka-venomous ng ahas na ito, ngunit wala pang na-report na namatay mula sa kagat dito. Number 7, Brazilian Wandering Spider. Kilala din ang mga Brazilian Wandering Spider bilang mga banana spider. At alam nyo ba na noong 2007, ang gagambang ito ay naitala sa Guinness Book of World Record bilang pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. Sapagkat ang kamandag ng mga Brazilian Wandering Spider ay nagtataglay ng napakaraming serotonin na kapag nakagat ka ay sobrang napakasakit ng parte ng nakagat ang iyong mararamdaman, at meron din itong neurotoxin na magdudulot naman sa iyo ng pagkaparalisa at kamatayan. Number 6, Stonefish. Mag-ingat sa isdang ito, marami kang makikitang stonefish sa karagatan ng Pilipinas, lalo na sa mga mabatong parte ng karagatan o maraming mga coral. Napakahirap din makita ng mga stonefish sapagkat umaayon lamang ang kanilang kulay sa mga bato kung saan sila naroon. Ang tinik sa bandang likuran ng isdang ito ay nagtataglay ng toxin na magdudulot sa isang tao ng labis na pamamaga sa parting natusok, pagkaparalisa at kamatayan. Ang mga stonefish ay isa din sa mabilis umatake ng kanilang kinakain na mga maliliit na isda. Nag-aabang lamang ito na lapitan ang kanilang bibiktimahin at sorpresa nilang lulunukin ng napakabilis ng halos wala pang isang segundo. Number 5, Deathstalker Scorpion. Ang uri ng scorpion na ito ay matatagpuan sa parting Middle East at North Africa. Ang madilaw na alakdang ito ay nagtataglay ng venom sa kanyang buntot na kapag ikaw ay natusok, ay makakaranas ka ng pagkakaroon ng respiratory failure. At mas delikado ito sa mga taong mayroong problema sa puso o mga allergies, sapagkat pag sila ang nadali ng alakda na ito ay mas malaki ang tsansa na sila ay mamatay. Number 4, Blue Ring Octopus. Maliit lamang ang mga octopus na ito na halos kasing laki lamang ng isang golf ball na maaari mo nga lang ilagay sa iyong palad. Pero huwag ka, sapagkat sila ang isa sa pinakamakamandag na nilalang na nabubuhay sa karagatan ng Australia, Japan, Indonesia, Papua Guinea at Pilipinas. Ang venom ng isang blue ring octopus ay magdudulot sa isang tao ng pagsusuka, pagkaparalisa, pagkabulag, respiratory failure at kamatayan. At alam nyo ba na ang toxin ng isang blue ring octopus ay sapat na para pumatay ng 26 katao? Kaya naman mag-ingat pag nakakita ka ng mga blue ring octopus.
Number 3, marbled cone snail. Ang uri naman ng snail na ito ay nagtataglay din ng nakakapinsalang venom na magdudulot sa isang tao ng pananakit at pamamaga sa apektadong parte. Pamamanhid, respiratory failure, panlalabo ng paningin, pagkaparalisa ng mga muscle at posibleng kamatayan. Walang anti-venom para sa mga snail na ito, kaya naman walang paraan kung paano gagamutin ang parte ng napinsala ng mga marbled cone snail. Kaya naman dahil dyan, binansagan silang isa sa pinakadelikadong hayop sa buong mundo. Number 2, King Cobra. Ang uri ng ahas na ito ay karaniwang makikita sa kagubatan ng China at India. Tinatawag din silang Black Spitting Cobra sapagkat kaya nilang idura ang kanilang kamandag sa mata ng kanilang target. Lubhang napakasakit ng kagat ng mga King Cobra dahil sa dala nitong venom. At sa oras na pumasok ang venom nito sa daluyan ng ating dugo, ito ang magiging dahilan ng ating kamatayan sa loob lamang ng napakaikling oras. At kahit na 7 ml lamang ng kamandag ng ahas na ito ay sapat na para pumatay ng elepante at 20 katao. Number 1, Box Jellyfish. Kilala naman ang dikyan na ito bilang isa sa pinakamakamandag na hayop sa buong mundo. Kalimitan mo silang makikita sa karagatan ng Asia at Australia. Mahirap din makita ang mga box jellyfish sapagkat transparent ang kulay nito na halos umaayon lamang sa dagat. Ang mga galamay ng dikyan na ito ay nagtataglay ng toxin na nematocyst na kapag napulupot sa isang tao, ito ay magdadala ng pagkaparalisa, pag-increase ng blood pressure na magdudulot naman ng heart attack at kamatayan. Ayon pa sa mga eksperto na kapag nadali ka ng dikyan na ito ay huwag na huwag mong lalagyan ng yelo o mainit na tubig ang apektadong parte. Mas maiging ibabad o lagyan mo kaagad ng suka sa loob ng kalahating oras o habang dinadala ka sa pinakamalapit na paggamutan. Dagdag pang kaalaman, ang mga maliliit na dikya ay kumakain ng maliit din na hipon at ang mga malalaki naman ay isda ang kinakain. At alam nyo ba na kapag hindi nakakain ng isang maliit na jellyfish sa buong araw ay mas lalo itong lumiliit. At kapag ang malalaki namang jellyfish pag di nakakain sa loob ng 24 oras ay nababawasan ang kanilang timbang ng 30%. At iyan mga kaibigan ang ating kumpletong listahan ng mga hayop na di umano'y napakadelikado para sa ating mga tao. Magandang araw sa inyong lahat, ito ang Maharlika TV at kung nagustuhan mo ang video na ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming maraming salamat mga kaibigan hanggang sa susunod pa nating mga video.